Dami ng COVID-19 cases sa bansa lumagpas na sa peak na naitala sa kasagsagan ng pagkalat ng virus noong nakaraang taon. Healthcare utilization rate sa Metro Manila nasa high risk na ayon sa Department of Health. The healthcare utilization rate would be that marami po siyang components, hindi lang po siya ICU, meron po tayong isolation, meron po tayong ward beds. Pag tinignan po natin sa kabuuan ng healthcare utilization natin, hindi pa po siya pumapasok dun sa tinatawag natin na high risk na tayo because it's a cumulative number across all regions. Pero pag tinignan po natin, specific for example NCR, nakikita na natin yung angking pagtaas ng utilization, especially on our ICU beds. Ayaw nating tumuloy-tuloy pa yung pagtaas ng kasong to at dito papasok napakahalaga yung ambag natin, yung contribution ng bawat individual, establishment at ang ating LGUs to implement not just the minimum public health standards but as well as the other safety protocols that have to be in place para po ma-minimize yung risk po natin from either becoming infected or infecting other people. Pagpapatupad ng 4 linggong Modified Enhanced Community Quarantine, malaki ang magagawa upang masugpo ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa Okta Research Team. We want to end this and we want to slow this down to a manageable level. The worst surge in the country's history, as far as fighting this COVID-19 virus is concerned. And then maybe an MECQ of 2 weeks will really do it. It will slow it down. For 4 weeks, it would really knock it out. We will knock it out. And tama-tama, magkapapasok rin yung bakuna by that time. Magandang timing. 5 alkalde na nagpabakuna contra COVID-19 kahit hindi itinuturing na medical frontliners, pinagpapaliwanag ng DILG. Iba pang personalidad at lokal na opisyal na umano'y nagpabakuna kahit hindi naman otorisado, kinwestiyon din. May mga nag-report sa atin na mga netizens, media at sa Malacanang mismo na mga pictures and reports. So ang ginawa ko natin, pagkakuha natin itong mga report, pinerify natin sa ating mga regional offices ng DILG at nakumpirma nga po nilang na sila'y nagpabakuna nga. So nakakapikon lang at nakakaduda tuloy kung anong mga nangyari at dyan. Kung totoo man, nakakaduda tuloy na baka may nangyaring pangbubuli o baka nagkabayaran. Armed Forces of the Philippines, kinumpirmang Chinese fishing vessels ang nasa Hulyan Philippi Reef, ngunit posisyon ng mga ito na tila phalanx o battle line formation, kinwestiyon. We are trying to assess why they did such kind of a formation kasi by layer sila as if they are forming like a phalanx. So we are trying to do some assessment, military assessments on that kind of a formation. And we are jointly doing or assessing the situation with the concerned department, including the NTF West Philippine Sea. And whatever assessments we come out, that will dictate our subsequent action. So we do not tolerate incursions in our territorial waters from anybody. So we stand or uphold by our mandate. There is no such initial vessel as claimed by some people. Any speculation is not helpful. Seismic activity gaya ng lindol at paglalabas ng usok sa paligid ng Bulkang Taal, tumaas pa ayon sa PBOX. Mga lokal na pamahalaan sa Batangas naghahanda na sa posibleng paglikas ng mga residente. Based naman po dun sa bulletin nila, naiintindihan naman po namin yun. Dapat maghanda na po kami. U.S. President Joe Biden ikinukonsidera na ang posibleng hakbang laban sa mga insidente ng gun violence sa Amerika.